At siyempre, yung mga react na, ano ang gagawin mo kung hindi ka magiging successful as an OFW? Babalik tayo sa kanilang mga reaksyon makalipas ang ilang paalala. Dito pa rin sa gabay ng OFW International, 10:20 ang ating oras. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa ay sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, PhilHealth, kaagapay ng bayan. Static kay Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ang buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Kahit saan, anib ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ten 22 ang ating oras. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Time check brought to you by ECC. Higit pa sa servisyo. Ang binibigay na servisyo. Baliktad ba? Higit pa po sa benepisyo ang ibinibigay na servisyo. Yan. Makakapisado ko na rin yan. Nabasa ko kanina, sabi nung sa Facebook, minsan ang pag-abroad ay para kang nasa boarding house. Ulit, nung nag-aaral ka pa, pansit canton, dilata, at walang kasawa-sawang itlog lang ang nilulutong pagkain. Lagi pang mag-isa kapag kumakain. Lungkot naman, no? Totoo yan, di ba? Minsan kasi may pagkain yung amo mo na hindi mo naman type. Mga noodles. Lalo na pag nasa Saudi, hindi mo naman matake yung pagkain. Kaya kung ako sa inyo, matuto kayo magluto bago kayo mag-abroad. Okay, ito na ang topic natin na nag-react sila. Ano ang gagawin mo kung hindi ka magiging successful as an OFW? O, attorney, pakibasa naman. Ang ating suking-suking si Perling Bruha. Suking si Perly Panlaki Baluyo. Gandang hapon po. Sa Pinas na lang po at mukhang magbi-business na magandang patok sa aming lugar. Mm. Bilang isang matagal ng OFW, madami pong matututuhan na mag-umpisang negosyo na kahit sa maliit na puhunan, basta po magsumikap at magsisipag. Malapit po kami sa school, mas mabenta sa mga bata ang picture. Try ko po ang idea ng friend ko na subukan na natutuhan daw niya sa picture frame or photography. Pamukhang in sa mga estudyante. Palagay ko pwede hindi. Kasi business na ganyan, hindi yung fast moving. Mga picture na daming, marami na ngayon may cellphone, hindi na kailangan picture, di ba? Pag na yun, food na lang. O e-load. Yan, pwede pa yan. Galing naman po kay Miss Jo Marie Angel Labuca Auxilio. Babalik daw po siya sa kanila para magtanim sa bukid. Naku, papangit ka sa bukid. Diba? May sagot ako dyan. Sabi ko, bakit hindi ka magpatanim ng palay ngayon habang ikaw ay nasa abroad? Diba?
Pabiyaan mo yung mga taong gumawa nung para sa'yo basta meron kang ipon. Para pagbalik mo sa Pilipinas, ikaw na yung amo. Gusto ko kasi, no, ilang taon silang nagpaka... Sabihin na natin, nagpakaalipin sa iba't ibang lahi. Nagpakahirap. Di ba, nag... halos walang day off, di makapagpamanicure. Pagdating sa Pilipinas, dapat kayo na yung amo. Di ba? Wala sarap nang papasukan. Sarap na ganang feeling. Kagaya ko, ako yung amo. Pero nagugas ako ng plato. May karinderya ako, ako yung amo. Pero ako yung nagugas ng plato, nagpupunas ng table pag wala. Tapos, nakalagay self-service, hindi effective. Sabi ko nga, self-service, but it's not effective. Sabi ko nga, Jackie, lahat nga ng walls natin sa kantin, lagay mo ng self-service. Eh, mga Pinoy pala, pag upo, gusto kain na. Pag nakasanayan po, nakasanayan pag pumasok na sa restaurant, may magsisilbi. Ang mura-mura. So, sabi ko parang hindi effective ang self-service. So, ginawa ko, kapag isa lang siya, nagsaserve ako. Pero kapag marami na at natataranta na kami, self-service! Tapos makikita nila, ay, oo nga, no? Saka sila tatayo. Effective din eh. Sige, susunod. Galing naman po kaya Miss Michelle Gonzalez. Mukhang magtatayo rin po siya ng pigiri. Oo, may sagot ako dyan. Sabi ko, tusino na lang para hindi ka na mag-alaga ng baboy. Ibig sabihin na, ang hirap kaya mag-alaga ng baboy. Lalo nang alam mo, hindi pa yata alam ng mga Pilipino yung magbababoy na huwag mabaho yung baboyan. Wala pa bang ganun technology na maayos, malinis, walang langaw? Kasi naalala ko yung mga napuntahan ko sa Batangas na baboyan, lahat, amoy na amoy. Yung pundumi ng baboy, tuloy-tuloy po yun. Wala ba ganyan technology? Ihi, at talagang kaya alaga na talaga sa hugas yun. Alam na lang. Nagkamera din po kami yan, Tita Lu. Ah, ganun. Wala po ba technology yung walang amoy, malinis? Talaga po, kahit malalaking pigiri. Meron, ganyan lang. Talagang aamoy at aamoy po. Lumang teknolohiya. O, iba pa. Meron pa ako silang pinost dyan. Dali ba? Galing naman po para ito. Para makarami tayo. Dance, Aliporo Perez. Gandang hapon po. Ganon din po sa kanya. Maliit na negosyo pero hindi po niya in-specify kung ano ba yung maliit at simple negosyo. Puro negosyo ang sinasabi nila, no? Para maging successful. Iba't sabihin financially yan kanina. Ayan, galing pa naman po kay Miss Sally Katbagan Gerlan. Pagtitinda po ng baboy isda, mukhang magtatayo siya ng palengke. Supermarket na yata ito, gulay at frozen, siguro frozen products. Tusino, longganisa. So yung sa kanila talaga business. Pero at least gumaganda yung kanila mga plano. Hindi kagaya dati, puro ubos-ubos lang. Ano? Ubos-ubos lang ang pera. Anyway, ang ating oras 10:27, habog na natin isang legal inquiries natin. Last na yan. Tama po, Tita Lu. Time check brought to you by ECC. Sa ECC, mahigit. Higit pa sa benepisyo ang binibigay na serbisyo. Gets ko na. Tatama po yan sa katagalan. Mabibingo rin yan. Galing po kaya Ginang Pe Buenaventura. Mukhang ang problema po niya ay yung... Masa yung diretso. Yan. Po yan. Ask ko lang po. Sa programa niyo, kung makukulong ba ako, di ko kasi po nabayaran ang utang ko sa lending company na pang placement fee ko sa Taiwan. Di ko po nakasundo ang amo ko, kaya bumalik na lang po ako sa Pilipinas. May binabanggit po siyang halaga dito at sinasabi niya patong-patong na raw interest. Alam po ninyo, Ginang Buenaventura, nakagarantiya po sa ating constitution na wala po talagang nakukulong sa utang. Hindi po kasong kriminal yung simpleng paungutang. Ano, pero hindi po ibig sabihin yan na makakaiwas na kayo magbayad. Meron pa rin po, pwede pa rin po kayo demanda, pero kasong civil na lamang po ito. Mas mabuti po ninyong gawin, makapag-usap po kayo sa inyong lending company at humingi siguro kayo ng terms of payment na kaya niyong bayaran sa mas mahaba-habang panahon para maiwasan po natin na maisang pasahusgado ang hindi ninyo pagbabayad ng utang. Okay, kasi maraming OFWs nagre-reklamo talaga sa placement fee na binibigay sa mga broker at agencies sa Taiwan. Masyado malaki, no? Inaabot ng 100 plus. Malaki po talaga ang pag-alis. Oo nga. Yes. Tapos kapag di mo nakasundo yung amo mo, Babalik. May utang ka na. May utang po. Tapos di mo na mabalikan ang dati mong trabaho kasi umalis ka na, nag-resign ka na. Ang hirap din talaga yung di ka sigurado sa pupuntahan mo sa abroad, ano? Swerte-swerte lang daw pag magkaroon ng mabait na amo. Okay, wala na tayong oras. Ang bilis talaga ng oras. Sige ba nga, hindi ko pa nababasa.
yung mga nangyayari sa Pilipinas, hindi ko pa nababasa. At least hindi ako nakapagbigay ng bad news. Kasi naman updated naman yung mga OFW sa Facebook, nag-a-appear na yan. No? Wala po kasi ibang libangan, kundi online. So yung mga teleserye, news doon na malabas. Oh, teleserye, teleserye, news, nangyari kay Rolito Go. Ba only so, the Philippines na isang... Talaga nagre-react. Oo nga, only the Philippines na isang prisoner na kidnap pa. May gulay. Sabi ko, natawa nga ako sa balitang yun. Misa sumasakit ang ulo ko sa balita sa Pilipinas, nasa loob ka ng Bilibid prison, makikidnap ka. Meron pong nagsasabi na isang anggulo na para po makaiwas siguro, meron po isang kaso kasi na kahit po nakakulong na, pwede pa pong kasuhan yan. Halimbawa, pinatawag nating evasion of service of sentence. Ilalaya na siya next year eh. Oh, so, hindi po natin alam kung ano talaga ang totoong kwento. Maaring may mga nagsasabi po na di umano, ginagamit lang yung alibay na para makatakas. Di umano na kinidnap siya para makaiwas po siya doon sa kasong tinatawag na evasion of service of sentence. Panibagong kaso po yun. Makakadagdag sa sentensya po niya ako sa kasakali. Ang yaman niya. Tsaka matanda na siya super. Baka di nyo lang kung sino si Rolito Go. Nakabaril ng isang mayamang tagalasal. Sa pamilya po ng Maguan. Maguan. Pero 1990s. Pero a few days ago, meron ding mayabang na motorista. Pinagsasampal yung MMDA enforcer, si Blair. Ano pangalan nun basta si... Kalapit na po sa pahigan. Napanood yung video? Carabuena? Carabuena po. Oh, Carabuena? Lumabas si, po na HR ano na pangalan? Robert Blair. Produkto na sigarilyo. Oh nga, taga Philip Morris siya. Mayaman. Pinagsasampal niya yung kawawayan si... Beating the red light. Pati yung tao binit niya. Beating the enforcer. Only in the Philippines. Sa abroad, di pwede yan. Mga pulis doon, nire-respeto. Kahit traffic officer lang, di ba? O security officer, only in the Philippines. Yan, updated kayo. 10:30 ang ating oras. Dito po rin sa gabay ng OFW International. Maraming salamat sa OWA. Tatlong dekada ng serbisyong tapat at nararapat. Unahin ko ng ECC. Sa ECC, higit pa sa benepisyo ang binibigay na serbisyo. Maraming salamat kay Director Banawis, Estela Banawis. At siyempre sa PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan sigurado, at siyempre sa SSS. OFW, believe kami sa inyo. Paalam na kami. Long weekend. Long weekend po. Umpisa ano ngayon. Oh, hanggang Martes po. At sa susunod na linggo, ang Lunes, holiday na naman. Bakit nga holiday ang Monday? Sa next Monday po, ito pong Monday, ito po ay Muslim holiday. Ito po yung kumbaga, Ramadan. Katapusan po, kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung katapusan na kailang Ramadan. Kundi mailan tulad po natin sa kakristyanuhan, ito po yung kanilang parang Pasko. Ah, Hari Raya po sa katapusan po. Ito, kumbaga ito po yung masagana nilang pagsasalo-salo. Talaga? Katapusan po ito ng kanilang fasting. At then, sa 21 naman, ito po yung anniversary ng pagkakapaslang sa dating Senador Binigna Aquino. Sa susunod pong Lunes, ang National Heroes Day. Ang dami talagang holiday sa Pilipinas, ano? Kaya hindi tayo mga senso? Araw-araw naman po holiday. Kahit sa opisina, sa gobyerno, wala nagtatrabaho. Holiday. Tatay ka. Okay, maraming salamat. Ito si Tita Lou Medina at siyempre si Attorney Jonathan Villasoto. Kasama pa rin natin si Jackie Salta at si Eugene Izon at si Manong. Maraming salamat. At magkita-kita uli tayo next week dito pa rin sa gabay ng OFW International. Maraming salamat, Attorney. Bye! Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig. Okay. You've just heard ang gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Abangan ulit sa Sabado, 9:30 to 10:30 ng gabi. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa'yo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Gilpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot-kayanan ng lahat. PhilHealth, PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, PhilHealth, kaagapay ng
Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ang buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Kahit saan, anin ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992.